Update po tayo sa motoristang nahulikam na nagkasa ng baril at nanakit ng siklistang umano'y nakagitgitan niya sa kalsada. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Tony, kinansilada ng PNP ang gun license, firearm registration at permit to carry ng motoristang nag-viral sa road rage incident kung saan binunutan umano niya ng baril ang nakagitgitan ng siklista. Sa record ng PNP, tatlong baril ang nakapangalan kay Wilfredo Gonzalez. Ayon kay Police Brigadier General Benjamin Silo, ang acting director ng PNP Security Group, nasa kapangyarihan nila ang i-revoke ang mga gun documents ng sinuman kahit walang due process, lalo na kung may basihan, dahil ang pagmamayari ng baril ay pribilehyo at hindi absolute right. Dahil kanselado na ang mga dokumento, ayon kay Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang PIO chief ng PNP, kailangan i-turn over ni Gonzalez ang kanyang mga baril sa PNP at kung tumanggi siya, ay hihiling ang pulisya ng search warrant sa korte para makuha ang mga ito. Hindi na rin daw siya muling makakapagmay-ari ng baril. Lumabas din sa record ng PNP na na-dismiss na pala sa police service si Gonzalez noong 2018. Hindi pa masabi sa ngayon ng PNP ang dahilan ng dismiss. Ayon sa PNP, kailangang may magreklamo para magtuloy ang kasong kriminal laban kay Gonzalez. Una na iginit ni Gonzalez na nagkaayos na sila ng siklista. Pagkatapos ng komprontasyon na nakita niyo sa viral video, ako at ang aking siklista at ang siklista ay pumunta kami sa police station sa kung saan kami ay nagkausap, nagkapatawaran at nagkasundong kalimutan ang nangyari. At yan muna ang latest mula rito sa Camp Crame. Balik sa Econ. Maraming salamat, June Veneracion. Tungkol pa rin po sa mga hakbang ng PNP sa pagsisimula ng barangay at sangguniang elections, kabataan elections, nakasalang sa baritang hali ang tagapagsalita ng PNP na si Colonel Gene Fajardo. Magandang umaga po at welcome sa baritang hali. Magandang umaga po, Sir Rafi. Opo, unahin ko lang po muna yung naunang kaso kung saan may nanakit at nanutok ng baril or nagkasa ng baril. Na-revoke na yung lisensya toon na firearm at iba pang gun permit itong viral driver na nagkasa ng baril. Meron bang susunod na hakbang ang PNP tungkol dito? Tama po, Sir Rafi, na-revoke na po yung license to own and possess firearms po nitong si Mr. Gonzalez. At yung tatlong baril po niya na nakarehistro ay nasa custody na po ng Firearms and Explosive Office. Pagkatapos po niyang i-turn over ito, maliban pa po doon sa baril na kanyang nagamit nung, during the incident po. Apat na baril na po ito nasa custody po ng Philippine National Police po. Mm-hmm. At doon naman po sa kaso po na relating po doon sa insidente ay aantayin po natin, sir, yung decision po nung siklista kung ipupursu po po niya yung kaso niya against dito po sa nagkasa po ng baril sa kanya. So kung hindi po magsasampa ng kaso yung siklista, considered wala na po siyang kaso? Kung meron pong ibang mga kababayan natin na interesado, ay pwede naman po silang magkaso, sir. Aalalayan po sila, sir, ng QCPD. Pero kailangan din po talaga natin, sir, yung private complainant dahil siya po yung naagabyado dito. Subalit hanggang kahapon po at nung isang araw po ay nagre-reach out po ang QCPD. Subalit hindi po siya sumasagot sa ating mga tawag po. Ang PNP hindi po motu proprio makakapag-file ng kaso, ganun ho? Yes po, sir, dahil yung insidente po, sir, ay involved ay offense po ito. Although pagka sinampa po natin ito ay magiging People of the Philippines po ito, ay po pwede naman po. Subalit tulad ng sinabi ko po, sir, kailangan po na may private complainant po dahil yung kaso po na pwede natin isampa dito po, sir, ay yung grave threat dahil po siya ay kinasahan ng barel at yung po possibly yung slander by deed, siya po ay binatukan at iba pa pong kaso na po pwede po natin ikaso. But ang PNP po ay nakaprepare po, sir, na asistihan po kung sino man po ang interesadong magfile po ng kaso. Ano pong personality nitong nagkasa ng baril na dismiss po ito ng sa serbisyo? Ano po yung dahilan ng kanyang pagkakadismiss? So nag-retire ho ba siya? Nung base po sa record na na-forward po sa atin, sir, PI, nung 2016 po ay nag-retired po ito compulsorily sa PNP po. Subalit nung sumunod na taon, nung 2017, ay nalabasan po siya ng dismissal order dahil po sa kanyang involvement sa isang kaso po ng tatlong magkakapatid dyan po sa kanilang lugar sa may Project 3 sa Quezon City, na ang kaso po ay grave misconduct arising from the grave threat allegedly committed by the concerned na ex-police officer, sir. Mm-hmm. So meron na pala siyang kaso na parang kaugnay nito nangyari. Pero anong hakbang ng PNP patungkol dito? Of course, wala na siya sa serbisyo.
Tama po sir, dismiss na po ito as early as 2017, bagamat siya ay nag-file ng motion for reconsideration ng 2018, ito ay na-deny pa rin. But accordingly, meron itong pending appeal po. But rest assured po sir na ito namang pong decision na ito, once final, ay i-implement po kaagad ito. In fact, naka-implement po yan. Kaya nga po, bagamat siya ay nakakipag-retiro po ng 2016, yung kadang retirement benefits nga po as a result ng kanyang dismissal order ng 2017, ay naamyandahan din po at wala po siyang natanggap na anumang beneficio po. Okay. Anyway, babantayan po natin itong story nito. Samantala, simula na po ng election gun ban. Paano po paigtingin ng PNP yung pagpapatupad nito at may exemption po ba rito? Tama po sir, nagsimula na po kaninang 12:01 AM yung ating election period, yung ating gun ban, kaya naman yung ating COMELEC checkpoint ay nakapag-establish na rin po. At yung lahat po ng may-ari ng baril ay pansamantala po na hindi po nila po pwedeng dalhin yan, except of course yung may mga nabigyan po ng certificate of authority po ng COMELEC na po pwede po silang magdala ng mga baril base po sa nature ng kanilang business, yung mga may mga used in the normal course of their business ay nagdadala po ng malalaking halaga ng pera, ay po pwede po silang magdala po ng mga baril basta meron po silang certificate of authority po. At yung syempre po, yung mga ilang matataas na official po ng gobyerno from the executive, legislative, and even na judiciary, ay may mga automatic exemption po to. But bagamat meron po silang automatic exemption, dapat po ay bitbit po nila palagi yung mga baril na mga lisensya po at papeles po ng kanilang mga baril. Para po sa kalaman ng ating mga motoristang dadaan sa mga checkpoint, ano po ba yung SOP na ipatutupad ng PNP sa ating mga checkpoint? Sa ating po mga kababayan, sir, na mga dadaan po sa COMELEC checkpoint, lalong-lalo na po sa gabi, ay dapat po ay medyo mag-slow down na po sila doon pag makikita na po nila na may mga checkpoint po silang madadaanan, patayin po nila yung kanilang mga headlight, ibaba po yung kanilang mga bintana, buksan po yung ilaw sa loob ng kanilang mga sasakyan at dahan-dahan po silang mag-pass through doon sa mga established checkpoints po natin. At hindi po sila po pwedeng pilitin ng mga pulis na natin na bumaba po sa mga sasakyan at bawal din pong buksan, pabuksan yung kanilang mga compartment at kanilang mga bagbag. Unless of course, yung ating mga pulis ay makakakita po ng reasonable ground na meron pong nangyayaring krimen sa loob ng sasakyan or in plain view, may mga nakikita po silang kontrabando, katulad po ng drugs at baril, ay po pwede po silang mag-conduct ng further search. But in the absence of those instances po, ay hanggang visual search lamang po ang po pwedeng gawin ng ating mga pulis. Pwede ba silang hinga ng ID? Pwede po sir, kung yun naman po ay pwedeng randomly ay po pwede pong tignan para tignan kung sila po ay mga license drivers po. Maraming salamat po, PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.